Ito ang sigsag. Kung tawagin din ang iba, ay bitukang manok. Papasok na nga kami sa bayan ng Gumaka, mga kapatid. Nang bayan ng Gumaka. Yan, naglalakad na kami. At tingnan mo naman pinsang kong si Randy, oh. Mukhang hindi napagod sa biyahe. At habang tinatawid niya ang tulay na kawayan na to, ay hindi pala sanay tumawid ang aking mga anak sa tulay. Nakita mo naman yung panganay ko, si Ate Marjorie, sa baba pa dumaan, natakot sigurong malaglag sa... Oh, may bonus pang passing show sa harapan ng bahay ng tiyuhin ko. Ito naman ang aking panganay na si Marjorie. Ayan. At siya nga pala ang tiya Magda ko. At ito ang kanyang asawa na aking tiyuhin na si Tiyo Budo. Siya yung kapatid ng tatay ko. Pwede na mag-gin 4, tagay, puno-puno. Habang naglalakad ako sa isang kalsada, aba, nakita ko tong kulay puting van na to. Ako biglang natakot. Baka maisakay ako at mapusasan ako rito. Baka ito yung van na nangunguha ng bata. Natatakot nga ako. Kasi alam ko, bata pa ako. Batang isip. Kaya sinilip ko ang loob ng van na to kung sino mga sakay. Aba, parang pamilyar sa akin ang mga taong ito. Pambihira. Mga pinsan ko pala to mga to. At mga anak ko ang karga ng van na to. Akala ko ba naman kung sino na. Natakot tuloy ako. Nang makita ko na hindi naman pala iba ang karga ng van na yon, ng puting van na yon, ay lumabas muna ako para mag-CR. Ito, tingnan nyo ang CR. Parang may blockbuster na sini. Ang haba ng pila. Halang niya talaga oh. Saan kaya makapag-CR? Ihina kasi ako eh. Dahil nga mahaba ang pila sa CR na yan, eh pinigilan ko na lang ihiing ko. Hindi na lang muna ako umihi. At bumalik na nga lang ako dito sa puting van na to. Kita nyo naman ang pamangking ko na si Ashley oh. Gusto pa magpa-shoutout. Ayun, shoutout sa iyo Ashley. At sumakay na nga ako sa van. Umabanti na rin kami patungong Gumaka. Dito na kami sa parte ng Malikboy, sa may pagbilaw. Malapit na kami sa pag-ahon ng sigsag. Paakyat na kami ng sigsag mga kapatid. At makikita nyo yan, mga riders na yan, nagpapahinga bago sila umakyat ng sigsag dito sa pagbilaw sa Quezon. Habang tinatahak namin ang kalsadang ito papuntang Gumaka, ay masaya ako dahil kasama ko ang mga anak ko, ang tatlong mga anak ko, at syempre ang mga pinsan ko. Atin kasi kami ng aming family reunion, ang Cayetano family, Gento family, at Aquino family, na kung saan sa Gumaka, Quezon gaganapin. Every year, nagpa-family reunion kami. Pero dahil nga sa nakalipas na 3 years na pandemic, dahil sa COVID-19, ay 3 taon din kaming walang family reunion. Kaya ito, pauwi kami ng Gumaka. Dahil sa nagluwag na, nawala ng pandemic, ay magkakamilor na uli kami ng family reunion. Ito na nga, at pauwi na kami ng Gumaka. Nasa bukana na kami ng sigsag dito sa pagbilaw. Pagbaba ng bundok na to, pagbaba ng sigsag na to, ay bayan na ng Atimunan ang aming mabubungaran. Sa bawat segundo na lumilipas dito sa aming sasakyan, sa aming pagbabiyahe, ay excited ang lahat na makarating agad sa Gumaka. Pero bago ka dumating ng Gumaka, syempre, dadaan muna tayo dito sa sigsag na to mga kapatid. Ito ang sigsag na kung tawagin din ng iba ay bitukang manok dito sa Quezon. Dito sa sigsag na to, pagpaakyat ka at may kasalubong kang sasakyan na galing sa taas, ay kailangan mong huminto para pagbigyan daan ang iyong kasalubong na galing sa taas. At ito na nga, nakalampas na ang aming kasalubong. Hindi ko na nga lang nakuha na ng video at umabanti na rin kami. Pagmasdan nyo mga kapatid ang kalsadang ito. Enjoyin nyo ang panonood ng video kong ito. Napakaganda ng tanawin sa sigsag na to. Meron dyan mga nagtatraffic na kung saan humihingi ng mga barya. Maliit lang naman na halaga para sa kanila. Malaking tulong sa kanila. Maliit na barya,
malaking tulong na yan para sa kanila. Biruin mo ang init-init yan, tatayo ka para lang mag-traffic at i-guide kaming mga motorista. Ito na kami mga kapatid, nasa taas na kami ng sigsag. Ayan, paikot yan. Hindi ko na nga lang nakuha na ng video ang ibabang parte ng kalsadang ito. Napakaganda niyan mga kapatid kung kayo ay papadpad sa Quezon. Napakaganda, napakalinis, at talagang marerefresh ka. Nasa taas na kami ng bundok, lampas na kami ng sigsag, at pababa na nga kami. Malapit na kami sa bahay ng Atimunan, na kung saan kasunod na ng bahay ng Atimunan ang aming pupuntahan, ang Gumaca, Quezon. Doon kasi kami ang papamily reunion. At ito nga pala ang aming piloto na si Weng. Gwapong-gwapo, naka-jacket pa, parang action star ah. At kung may action star, yung katabi naman niyang yan, yan ang kontrabida. At bumaba na nga kami ng bundok sa sigsag, at lumampas na rin kami sa bahay ng Atimunan. Papasok na nga kami sa bahay ng Gumaca, mga kapatid. At huminto muna kami rito pansamantala para kumuha ng maiksing video para din makuhanan ang arko ng bayan ng Gumaca. Yang isda na yan, mga kapatid. Yan kasi ang pinakang sign pag pumasok ka na sa bayan ng Gumaca. Yan ang makikita mo, yang isda na yan, na welcome to Gumaca. Pag nagbiyabiyahe ka sa parting ito ng Quezon at nakita mo na o nalampasan mo ang arkong yan, yang isda na yan, ibig sabihin, nasa bayan ka na ng Gumaca, mga kapatid. Ayan. Nasa tabing dagat lang yan. Makikita mo, tabing kalsada lang yan, mga kapatid. Makikita mo yan. Tabing kalsada yan, na kung saan marami rin nagpapahinga dyan ng mga biyahero. Maganda kasi dyan sa tabing dagat. At umabanti na nga uli kami, at narito na mismo kami sa barangay na aming pupuntahan dito sa bayan ng Gumaca. Sa barangay Progreso, Puroxa East, sa Gumaca, Quezon, mga kapatid. Yan ang pabrika ng toothpick. Ayan. Yan mga nagtatrabaho, ang mga pinsang ko. Ayan o, mga kapatid. Ayan. Tingnan niyo naman yung piloto namin, o. Seryosong seryoso, hindi mapangiti. At tuloy-tuloy pa rin ang biyahe namin, mga kapatid. Ayan. At malapit na talaga kami bumaba. Isang liko na lang. Ayan na kami. Ihinto ng aming sakyan. Dito na mismo kami, mga kapatid. Dito sa pagliko na ito. Ayan. At nagbabaan na nga ang sakay ng puting van na yan, mga kapatid. Ayan, mga anak ko, mga pamangkin ko, at mga pinsanin ko. Aba, ay narito pala yung pinsanin ko na si Dagi. Sa Mulanay, Quezon naman nakatira yan, si Dagi, mga kapatid. Pinsanin ko. Ayan, at unti-unti nang ibinababa ang mga gamit dito sa puting van na to. Ayan. Sigurado ako, mga pagod na yan, mga pinsan ko na yan, mga pamangkin ko na yan, at yung mga anak ko na yan. Siguradong pagod yan sa biyahe, sa haba ng biyahe namin, mga kapatid. Biruin mo, umalis kami ng Maynila 11 o'clock ng gabi. Dumating kami rito sa Gumaca, Quezon, sa Barangay Progreso, Puroxa East. Alas 7, mag-aalas 8 na ng umaga. Sobrang haba kasi ng traffic, mga kapatid. At isa-isa na nga nagbabaan ng mga pasahero ng puting van, mga kapatid. Ayan, ang mga apo ko, nagmamano na sa kanilang lulodagi. Dito kami sa tabing kalsada bumaba. Pero malayo-layo pa ang aming lalakarin. Tatawid pa kami ng dalawang ilog para makarating sa bahay ng tiyuhin ko. Ayan, naglalakad na kami. At tingnan mo naman pinsang kong si Randy, oh. Mukhang hindi napagod sa biyahe. Gwapong-gwapo pa rin. Dito kami tutuloy sa bahay ni Tia Magda at ni Tiyo Budo. Sila, yung tatay at nanay, Linda Randy at ni Christy. Dito muna kami pansamantala habang narito kami sa Gumaca ng aking mga anak. Sa lugar na to, dito ako lumaki, mga kapatid. Nung nabubuhay pa kasi ang lolo at lola ko, eh dito sila nanirahan. Doon kasi kami lumaki sa lola at lolo ko. Nagtrabaho lang kasi ako sa Maynila at nagkameron ng pamilya. At doon na ako nanirahan kasama ang aking mga anak. Kaya matagal na akong hindi nakabalik yun sa lugar na to. Tuwing may family reunion lang, saka kami nakakauwi. At habang tinatawid niya ang tulay na kawayan na to, ay hindi pala sanay tumawid ang aking mga anak sa tulay. Ay kita mo may panganay ko, si Ate Marjorie, sa baba pa dumaan, natakot sigurong malaglag sa tulay. Yan ang aking panganay, si Marjorie.
At tuloy-tuloy nga ang paglalakad namin. Medyo malayo-layo pa naman kasi. Kaya naman, tuloy-tuloy pa rin ang aking pagbibideo. Ayan, mga kapatid. Ang ganda sa lugar na to, malamig. Sariwa ang simoy ng hangin, probinsyang probinsya ang datingan. Ang sarap dito, mga kapatid. At tuloy-tuloy pa nga ang aming paglalakad. Medyo malayo-layo pa kasi ang aming lalakarin. Ang mga kasamahan namin ay nauna na at kami na lamang ang naiwan. Ayan si Randy, oh. Medyo napagod na. Binit-bit na lang yung bag na nasa balikat niya. Maganda ang panahon. Napakainit. Napakaswerte nga ng bakasyon namin dahil summer. Napakaputi kasi rito, mga kapatid, pagtag-ulan. Pagtag-ulan dito, mas gugustuhin mo pang manahimik sa loob ng bahay mo. Kaya buti na lang at nagpapasalamat ako at summer ngayon. Pwedeng-pwedeng magala ang aking mga anak at pwedeng maglaro ang aking mga apo dyan sa labas ng bahay ng mga tiyuhin ko. Napakaganda ng panahon dito, mga kapatid, na kahit mainit, kahit na trik ang araw, ay malamig pa rin dahil napapalibutan nga ng mga punong kahoy. Ayan, oh, mga kapatid, napakaganda ang labas ng bahay nila. May mga punong nyug na andyan, kaya hindi mainit sa ilalim niyan. Masarap dyan magpahinga. Hindi katulad sa ibang lugar na wala man lang kapuno-puno, kaya napakainit. Magandang harapan ng bahay ng mga tiyuhin ko at mga pinsaning ko rito, mga kapatid. Hintan nyo naman ang mga halaman. O, ayan. Sino yung mga plantito at mga plantita dyan? Yung mga taong may hilig sa halaman. Yung mga kapatid natin na may hilig sa halaman. I-comment nyo nga sa akin, mga kapatid, kung anong pangalan ng halamang ito. Ang dami rito mga halaman, mga kapatid. Magsasawa kayo. Ang dami-dami rito. At ito na nga yung harap ng bahay ng tiyo at tiya ko. Ayan, oh, daming halaman. Oh, may bonus pang passing show sa harapan ng bahay ng tiyuhin ko. Siya yung pangalawa kong anak na si Joy, mga kapatid. At ito naman ang aking panganay na si Marjorie. Ayan, si Ate Marjorie. Excited silang makauwi rito. Maliliit pa kasi sila nung huling uwi nila rito, mga kapatid. At siya nga pala ang tiya Magda ko, mga kapatid. Ayan. At ito ang kanyang asawa na aking tiyuhin na si Tiyo Budo. Siya yung kapatid ng tatay ko, si Tiyo Budo at si Tiya Magda. Ayan. At yan nakatayo namang yan, yan si Christy, anak nilang panganay na babae. Pagdating namin dito, mga kapatid, katay ng baboy na yan. Kinatay na ng mga pinsang ko. Ang sabi ko nga sa kanila, aba, pwede na mag-ihaw. Pwede na mag-gin 4, tagay, puno-puno. Ayun na, maraming salamat, mga kapatid, hanggang sa susunod na upload video ko. At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, huwag mo na lamang kalimutan na i-click ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify naman kayo every time na mag-upload ako ng bagong video dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.